Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Mga minamahal na mga kapatid, sa umagang ito, magpasalamat tayong lahat sa mga biyayang ipinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos, ang biyaya ng buhay na patuloy na binibigay sa atin araw-araw. At ating itaas din ngayon ang mga biyaya pang ating hinihiling sa Kanya, lalong higit yung may mga karamdaman. At upang tayo ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Tayong lahat, sabay-sabay, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, "Aliwin ninyo ang aking bayan, sabi ng Diyos. Aliwin nyo sila. Inyong ibalita sa bayang Jerusalem na hinango ko na sila sa pagkaalipin, pagkat nagbayad na sila ng ibayo sa pagkakasalang ginawa sa akin." May tinig na sumigaw, "Ipaghanda ang Panginoon ng daan sa ilang, isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos. Tambakan ang mga lambak, patagin ang mga burol at bundok, at pantayin ang mga bako-bakong daan. Mahahayag ang kaningningan ng Panginoon at makikita ng lahat. Siya mismo ang nagsabi nito. At ikaw, O Jerusalem, mabuting balita ay iyong ihayag. Ikaw, Sion, umakyat ka sa tuktok ng bundok. Ikaw ay sumigaw, huwag kang masisindak. Sabihin sa Juda, narito ang iyong Diyos.
dumarating ang Panginoon makapangyarihan. Taglay ng gantimpala sa mga hinirang at tulad ng pastol. Yaong kawan niya ay kakalingain sa sariling bisig. Yaong mga tupay kanyang titipunin sa kanyang kandungan ay pagyayamanin. At papatnubayan ang tupang may supling. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Aking naririnig magmula sa poon ang sinasalita. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya ay magiging payapa. Kung mga nagsisisi at di nababalik sa gawang masama, ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Ang pagtatapatan at pag-ibigay magdadaup palad. Ang kapayapaan at ang katwiray magsasamang ganap. Sa balat ng lupay, pawang maghari yaong pagtatapat. At ang katarungan na may maghari mula sa itaas. Gagawing maunlad ng Panginoong Diyos itong ating buhay. Ang mga halaman sa ating lupai bubungang mainam. Sa harapan niya yaong maghahari, pawang katarungan. Magiging payapat susunod ang madla sa kanyang daan. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon, alang-alang sa inyo. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos, sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating na, tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mapaparam na may nakakapangilabot na ugong. Matutupok ang araw, buwan at mga bituin. At ang lahat sa lupa ay malalantad. Yamang ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay. Italaga na ninyo sa Kanya ang inyong sarili at mamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Samantalang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madali ang pagdating na araw na iyon. Araw ng pagkatupok ng kalangitan at pagkatunaw sa matinding init ng mga bagay na naroon. Ngunit ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at ng bagong lupa na ipinaghaharian ng katarungan.
Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay na payapa, walang dungis at kapintasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang simula ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Hesukristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito noong matupad ang hula ni Propeta Isaías. Narito ang sugo ko na aking ipadadalang mauuna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Hudeya at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkai balang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po sa inyong lahat, sa mga nasa tahanan ngayon, nanonood sa ating kasama natin sa banalamisang ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ikalawang linggo na ng ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Kaya sinindihan na ang ikalawang kandila ng Adbyento. No? Ngayon, mga minamahal, darating ang Panginoon. Papaano tayo naghahanda sa kanyang pagdating? Inaantay natin ang pagdating ni Jesus sa ating buhay. Naantay natin ang Kapaskuhan ng kanyang pagsilang, piyestahan ng kanyang pagsilang. Anong ginagawa nating paghahanda? Bukod sa tayo'y nasimba, linggo-linggo, ano pa ang ating ginagawang paghahanda? Paglilinis ng ating kaluluwa. Dapat meron tayong ginagawa. Sa mga pagbasa na ating napakinggan dito, ipinahayag na ang Diyos ay nangako
siya'y darating. Kaya ang mga tao ay naghahanda sa kanyang pagdating. Sa unang pagbasa na ating napakinggan mula sa aklat ni Propeta Isaías, yan ay isang propeta habang ang mga Israelita ay nasa exile sa Babylonia. Ito ang kanyang vision, ito ang kanyang pangitain. Sabihin, ito ang mangyayari sa hinaharap bilang sabi ng Panginoon sa isang propeta. Sabi niya, aliwinin niyo ang bayang Israel. Kahit naroon pa sila sa exile, naandun sa Babylonia, pag sinabing nandun ka, ikay bihag. So lahat ng mga Israelita ay bihag doon. At bilang bihag, bilang alipin, doon sila nakakaranas ng iba't ibang uri ng kapighatian sa buhay. Lahat ng pinakamasakit na karanasan ng tao, kanilang nararanasan doon. Kaya ito ang pangitain ng Panginoon mula sa isang propeta, aliwinin niyo ang bayang Israel. I-comfort ang bayang ito. Darating ang Panginoon. Sila'y makakaalis na sa lugar na iyon. Kaya anong paghahanda nilang gagawin? Sabi ay patagin ninyong lahat ang mga bundok, ang mga bako-bakong daan ay patagin. Dadating ang Diyos. Dadating ang Panginoon. At kayong lahat ay makakaranas ng comfort sa kanyang pagdating. Maawala na ang inyong kapighatian. Aalisin kayo sa lugar na iyan, muli kayong ibabalik sa bayan ipinangako sa inyo. At yan ang may naranasan ng Israel. Pero ano yung pagpapatag na ginawa ng Diyos ng mga tao? Ano yung pagpapatag na iyan? Ano yung pagkatambak na kanilang ginawa para sa pagdating ng Panginoon? Repentance. Pagsisisi. Pagbabalik loob. Yan ang kanilang pagpapatag sa pagdating ng Panginoon. No? Yan ang una nating pagnilayan. Yan ang unang pagpapatag na ating gawin sa ating buhay sa pagdating ng Diyos. Pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoong Diyos. Sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pedro. Dito, sabi niya, ang mga tao ay parabang naiinip sa pagdating ng Diyos. Kailan ba darating ang second coming o yung tatawag na parusiya, ang pagdating na ipinangakong ito ng Panginoong Diyos? Mahaba ng panahon, nasa lumang tipan pa ngay, bagong tipan na, hindi pa nadating ang Diyos. Anong sabi ni San Pedro? Huwag ninyong kalilimutan ito, mga pinakamamahal ko. Sa Panginoon, ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ibig sabihin, hindi limitado ng time, ng space, ng panahon ang Diyos. No? Tayo, limitado niyan. May araw, may oras, may panahon. Ang Diyos, hindi limitado niyan. Kaya, anong sabi niya? Ipagpatuloy ninyo ang inyong kabutihang ginagawa. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo naghihintay, sikapin ninyong mamuhay kayo ng payapa, walang dungis, at walang kapintasan. Pure na pure. Malinis na malinis ang puso, ang kaluluwa, ang pamumuhay. Habang tayo'y nag-aantay sa kanyang pagdating.
sikapin. Tayo tao, tayo'y marupok, tayo paulit-ulit na nagkakasala. Kaya pag sumikapan natin, magbalik loob lagi sa Diyos. Huwag tayong mamuhay at sanayin ng iyong kaluluwa ay laging nasa estado ng mga mabibigat na pagkakasala. Ang kasalanan ang nagpapalayo sa iyo at yan ang nagbibigay ng mga lambak sa buhay mo. Yan ang nagbibigay ng mga bako-bakong daan sa buhay mo. Yan ang mga bundok sa buhay mo na humahadlang. Yan ang kasalanan. Ang tao, hirap diyan. Pero, anong gagawin ng tao para makalampas diyan? Yan ay ipinaliwanag sa atin sa mabuting balita ng isang tao. Ng isang taong kung papaano siya naghanda sa kanyang sarili sa pagdating ng Panginoong Diyos. Anong kanyang pamumuhay ito? Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan. Yan ang paraan ng paglayo sa kasalanan. Asceticism, ascetic life, kasimplihan ng buhay. Simple lamang dapat ang buhay mo. Siya'y nakatira sa disyerto. Mahirap sa ating sa panahon ngayon, pero kaya yan sapagkat yan ay meron ng gumawa niyan. Tao si Juan. Taong katulad natin. Padalwa, ang kanyang bala at balat ng ang kanyang pamigkis, balat ng hayop, ang kanyang pamigkis na nakabalot lang sa kanyang bayawang. Kasimplihan. At ang kanyang pagkain, balang. Balang. Yun ang kanyang kinakain. Nasa disyerto siya. Namumuhay ng simpleng-simple lamang siya. Hindi marangya. Hindi namumuhay sa katakawan, sa kahalayan, sa pagnanakaw. Sabi nga, hindi siya namumuhay ng mataas na mataas ang ambisyon. Siya'y lapat na lapat sa lupa. Yan ang buhay ni Juan. Ganyan niya inihahanda ang kanyang sarili sa pagdating ni Jesus. Balang ang kanyang pagkain at honey, no? Pulot-pukyutan ang kanyang kinakain, ano? Ganyan siya. At yan ang ating tutularan sa pagdating ng Panginoon. Padalwa. At sabi niya, ang darating na kasunod niya ay isang makapangyarihan. Ni hindi siya karapat dapat na lapitan ng taong ito para man lang talian ang kanyang sapatos, ang kanyang sandalyas. Sapagkat siya'y tungong-tungo sa harapan nito. Sayad siya sa harapan nito. Pag dumating ang kanyang inaantay, ganito siya. Humble na humble. Mababang mababa ang loob ng taong ito. Yan ang magandang ituro sa kabataan ngayon. Kababaan ng loob sa harapan ng Diyos. At ang isang paraan nga ng pagiging mababa, mamuhay ka muna sa kasimplihan ng buhay. Huwag maging marangya, darating ngayon ang Kapaskuhan. Lahat na parabang bago, oo, mararanasan mo yan. Gusto ko makaranas ng ganito. Pero isipin mo, ang pinakamagandang paghahanda, hindi yung physical na gwapo ka, maganda ang bihis mo. Lahat ay bago. Ang pinakamagandang paghahanda, yung bago ang loob mo. Yung nagbago ka na dahil
iniwanan mo na ang kasalanang nagpapahirap sa iyo. Kaya mga minamahal na mga kapatid, ngayong tayo'y nasa ikalawang linggo na ng paghahanda, anong iyong ginagawa? At binigyan tayo ng mga halimbawa ng pagbasa kung paano maghahanda sa pagdating ng Diyos sa buhay ng tao. No? Paglilinis ng ating puso, pamumuhay sa kasimplihan at pagiging mababa sa kanyang harapan. Kaya nga itong balang at pulot-pukyutang ito sa disyerto, ito ang Eucharistia. Si Jesus, yan ay si Jesus, no? Ang kanyang pagkain ay si Jesus, no? Kaya mga minamahal na mga kapatid, nawa ngayong darating na Kapaskuhan, tayong lahat naway laging aliwin at maging yan ang vision sa atin ng Panginoong Diyos. Maging pangitain natin na tayo'y aliwin ng Panginoong Diyos sapagkat tayo'y pinagkalooban niya muli ng panibagong buhay. Amen. Sumasampalataya ako. Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Dala pa rin ng pagnanasang lubos na makapaghanda sa pagtanggap sa Panginoon, ating hilingin ang tulong ng kanyang biyaya. Ating sambitin, halina Panginoon, aming kaligtasan. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa buong simbahan, nawa siya'y kilalaning tagapaghatid ng mabuting balita sa mundong pinahihirapan ng kapusukan, kawalan ng katarungan, pagkakahati-hati at karahasan. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa Santo Papa Francisco, ating obispo at iba pang ministro sa simbahan, sa pagtulad kay Juan Bautista, naway hindi sila magsawang manawagan sa sangkatauhan para sa pagbabalik loob. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa sangkatauhan, naway aminin ng lahat ng taong kay Jesus lamang sila makakatagpo ng kahulugan, pagkakasundo at katuparan. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa lahat ng nahihirapang umiwas sa bisyo, naway lubos silang manalig sa habag ng Diyos, samantalang nagsisikap na sumunod sa kanyang mga utos. Manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Para sa mga taong may malubhang kapansanan, maging sentro nawa sila ng atensyon at pagkalinga ng sanlibutan, sa halip na ipagsa isang tabi lamang o ipagtabuyan, manalangin tayo. Halina Panginoon, aming kaligtasan. Panginoong Jesus, ikaw ang bukal ng aming pag-asa at kaligtasan. Palayain mo ang aming mga puso sa bawat masamang simbuyo at ipagkaloob mo sa amin ang kagalakan ng iyong pananahan sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Oh.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay ipinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya'y pinananabikan ng mahal na berheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya'y inilahad ni San Juan Bautista sa Kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng Kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa Kanyang kadakilaan. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ng lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinsinisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Bilang isang bayang minamahal ng Panginoon, awitin natin ang Ama namin. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo.
Panginoong Hesukristo. Sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po. Lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Aming makasalanan.
Isasagawa pong second collection mamaya ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Thank you.
Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga kinilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagdahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ay binibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ay isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, tanda ng katapatan at pagpapasalamat ng Pambansang Dambana sa inyong tulong at donasyon, makikita niyo po sa ating screen ang total collections ng nagdaang linggo. Salamat po sa patuloy na kagandahang loob. Ikatlo, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa Pambansang Dambana. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Gawaran mo, Panginoong Jesucristo, ng iyong mga pagpapala at ng iyong pagbabasbas ang mga imaheng ito, mga dasalan, mga rosaryo na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa aming lahat. Nawa kaming lahat na magdadasal dito ay makaranas ng iyong pagpapala, ng kagalingan at ng pagmamahal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan,
ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumas sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Walhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayin niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.